Hello guys, this is Raiza and welcome to my YouTube channel. And today's vlog is i-discuss ko lang po sa inyo kung ano po ba ang ginagawa namin ng isang buwan sa Ramadan. So, ako po ay isang Muslim pero hindi po ako use na mag-cover ng aking hair or maglagay ng magsuot ng abay paglabas. It's depende po kung gusto ko po magsuot ng ganun. So, sa Ramadan po, sa tuwing Ramadan po, kami po ay hindi kumakain sa buong araw. So, bago po ako mag-umpisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel at mag-comment din po kayo kung mayroon kayong katanungan about sa aming Ramadan. And paki-press na rin po yung bell notification para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video kung gusto niyo. So, yun po guys. Let's start. So, during daytime, so hindi po kami pwedeng kumain, uminom, or kumain man lang ng kahit anong candy or anything na, I mean, chinichu or kinakain. So, meron po kasi dati sinasabi nila na bawal din mag-toothbrush, pero ako po ginagawa ko mag-toothbrush, pero light na toothpaste lang, ganun, konti lang. Then, magmumog ka ng, ano, ng mouthwash, hindi pwede. Pero ngayon, sinasabi rin ng ano, bagong mga scholar na pwede rin daw. So, pero ako hindi ako gumagamit ng then. Ang umisa po ng aming ano, ng aming sahur. So, nakadepende po 'yon kung anong oras mag-aadan sa fajar. That means sa morning prayer, it's around like kasi summer, pag summer po kasi nag-aadan ng mas maaga. Like let's say 3:40, 3:30 ganon kasi maaga po lumiliwanag ang araw. So, ganon po. Doon sa fajar morning namin na prayer. So, dapat 15 minutes before adan ng fajar ng morning, so dapat tapos ka na kumain noon, or pwede rin na 10 minutes before ganon. So nakadepende po kasi yun sa iyo kung nagmamadali ka na matapos sa pagkain mo bago mag-adan ng fajar morning. So let's say kasi ako po kumakain ako ng kasi gusto ko hindi na ako gigising ng alas 2:30 ganon. So diretso po ako, hindi po ako natutulog. So pagkagaling ko ng work kasi ang labas ko po is 11 PM ng evening, then pagdating ko ng bahay, so manunod lang ako ng mga kung ano na palabas din sa TV na for cooking or anything or for sala, ganun. So basta nakabukas para hindi ako antukin. So habang hinantay ko po yung aking sahur, so magsasahur, kakain po ako ng sahur, yun po ay kumbaga lunch time namin. So magla-lunch time ako mga 2 ganyan or 1:30 sometimes ganun, pero madalas po 1:30 o 1:30 po kasi para hindi siya mabigat sa katawan din na pag natulog ka kasi pag nag-ano ako nag-sahur ako ng 1:30, matutulog ako ng 2 AM madaling araw. So, katulad ngayon, mag-12, almost 12, midnight na siya. So, 1:30 kakain ako. Then, magpapay na ng half hour, ganon. So, bago ako matulog para hindi siya mabigat. Then, kasi kailangan ko rin pong gumising ng 8:30 para mag-prepare sa aking sarili papunta work kasi hindi ko binabago yung schedule ko for the morning. So, umakyat po ako sa, or umuwi ako sa aking bahay ng 2 PM. So, ganon. So, pagka tapos ko po ng sahur ng ganong oras, then ewan ko lang sa iba kasi sometimes yung iba kasi hanggat hindi pa nag-aadan kumakain pa rin sila, umiinom ganon. So after ng fajar prayer, syempre gigising ulit ako noon pag nag-fajar na, nag-halawak bar, magpipray. So sometimes mga alas 5 na ako magpipray, ganun, magigising kasi ako ng alas 5. So from the after fajar, hindi ka na pwedeng kumain ng kung ano-ano, uminom ng tubig, at hindi ka pwede mag wet dream or something like that, you know. So kung alam niyo po na about sa couple, ganon. So, bawal na po yun sila mag-ganon, na gumawa ng ganon or ganyan. Sorry for mentioning about this. Pero, importante po ito. So, hanggang hapon, kasi nag-aadan siya ng hapon for sunset, before sunset prayer. So, mag-aadan na siya, calling for iftar or, kasi dalawang klase yan. Iftar at saka futur. So, iba, ang ano kasi tawag ng Arabic sa buong, sa iba, kunyari sa Saudi. So, futur. Sa, ano, sa Imarat, futur din. Then Qatar iftar, dito iftar. So sa Philippines, of course, sa mga Muslim na Pilipino, ang tawag po doon sa amin is sa Taosug tribe naman is buka, ganun, breakfasting. So magbe-break ka lang ng fasting, so ng 6:15, 6:20 around like that ng afternoon ng sunset, sunset time, and I mean ganun, basta ganun before maghrib, before sunset prayer. So mag-aadan na po para mag-breakfasting na kayo. So mag-iftar, iftar time ganun, or futur time. So after namin kumain noon, syempre magpi-pray ganun. Pero magpi-break kanilang fasting namin is around 6:30. It depends po kung anong oras, kasi hindi lahat ng Middle East ay pare-parehas sila ng ano, ng oras. Kasi mayroong mga 6 ganun, 6:10 ganyan sa Pilipinas, kasi 6 parang ewan ko lang pag summer, gabi na kasi siya. Ay
may araw pa kasi siya. So, depende po yun. So, medyo talagang sunset na siya. Yung talagang wala ng araw. Ganun. So, after namin mag-break ng fasting hanggang, yun nga, hanggang 3:40 or 3:30 a.m., yun ang freedom namin para kumain or kung ano man ang gusto namin gawin. So, sa mga couple, ganun kung anong gusto nilang gawin. So, after ng iftar or futur or breaking the fasting, ganun. So, pwede ka nang uminom ng tubig, unlimited, kumain ng, ano, unli, kain, unli inom ng tubig. So, yun. At ang hindi mo pwedeng gawin na during fasting, that day is hindi ka, kung pwedeng iwasan mo ang fitna, iwasan mo yung tipong nagsasalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, ganun. So, bawal po yun. As in, hindi naman mag-break yung fast. Mababawasan lang siya. So, ganun. And, bawal ka rin na bawal mo rin dunokin yung salaga, yung laway. Or, bawal kang sumuka ng dugo. Or, bawal, pag gupit ka ng iyong kuko, bawal din na masugatan, magkaroon ng dugo. Pero, pag hindi ka nilalabasan ng dugo, hindi mo nabibreak yung fast mo. So, continue pa rin siya. So, sa mga babae katulad namin, so, sa mga, dinadatnan na, so, bawal ka ng, kasi sa akin po, ewan ko lang sa iba, at least 7 days, kasi malinis na po yun. Wala nang patak-patak na, or ano, something. So, hindi po pwede magpa-fasting ka ng, hindi ka nakalampas ng 7 days doon sa iyong pagkakaroon ng menstruation. So, dapat 7 days po yun, kasi nakalagay po yun sa, ng kailangan mo matapos ang 7 days. Pag sa mga babae naman na bagong panganak, after 40 days, ganun. So, depende rin po yung kasi minsan may ano pa, yung duming ganun. So, at hindi rin po basta-basta na uy, magpa-fasting ako ganun. So, kailangan mo rin muna maglinis ng iyong sarili, yung katawan. Ewan ko lang sa iba, sa mga, kasi magkakaiba kami ng paniniwala. So, katulad ng mga, mayroon pa kasi mga Arabic, ganun. After nila magka-regla, so, maliligo na sila. So, kahit hindi po umabot yung 7 days, magpa-fasting. Tapos, yung tipong walang basa-basa ganun. So, kasi kami, lumaki kami ng ganun na magbabasa ka bago mo, sasahot kasi yun, bago ka kumain. So, ng 3 times. Para hindi ka magutom. So, hindi po kami nakakaranas ng pagkagutom during the day of fasting kasi nakasanayan na po kasi namin yun. At parang sa akin, ewan ko lang din, kasi hindi magkakapare-parehas ng tao. So, sa akin, parang normal. Normal lang siya. So, kasi ganun din, minsan late din ako, kahit hindi fasting, late ako kumakain. So, pag-afiat ng 1 p.m, syempre magluluto pa lang ako, ganun. Eh, kailangan mo magluto muna. At hindi ako nagluluto ng umaga, ganyan, kasi na malilito ako sa work. So, nagluluto ako break time, so kumakain ako mga 3, ganun. So, kaya sanay po ako. Sanay ako na parang wala lang sa akin pag fasting. Hindi ako nagugutom, hindi ako na uuhaw, ganun. Yun na lang kasi meron ako, nagkaroon kasi ako ng tawag dito, UTI. So, sumasakit yung likod ko kasi hindi ako nakakainom ng tubig. So, tinitiis ko lang siya hanggat kaya. Pero pag hindi ko na kaya, asin masakit talaga. So, kasi bumabalik yung UTI ko na pag nagpa-fasting ako kasi hindi ako nakakainom ng tubig. So, yun po. Pero kung hindi naman talaga masakit, hanggat kaya ko pa. So, kinukontinue ko yung aking pag-fast. Last year po, siguro mga 7 lang or 10 lang ganun ang fasting ko kasi hindi ko talaga kaya. As in, hindi ako nagugutom. Yung likod ko ang sakit tapos mahirapan ako umihi kasi nga nagkaroon ako ng UTI that time. So, ganun siguro. Kaya kailangan mag-continue ng tubig pag hindi ako. Tapos masakit yung puso ko ganun. So far ngayon siguro, medyo naman sumasakit siya. Pero ang ginagawa ko, umiinom ako ng umiinom ng tubig. So, bago ako matulog. And, ano pa ba? Bawal ka rin craving for food during fasting day. So, pag nagluluto ka, pwede mo siyang tikman, pero huwag mo siyang lunukin yung pagkain mo. So, kasi ganun, ako, hindi ko nakinitikman eh. Parang tinatansya pa nga lang yung lasa lang. Tapos, pwede mo lang kasi dagdagan ng pampalasa ng asin. Ganun. So, yun lang po guys. Dapat mo lang alam kung ano yung bawal na hindi ka talaga pwedeng kumain. At sa mga hindi fasting po, na dapat alam ninyo kung ano yung pinagbabawal dito sa Middle East. Sa Pilipinas kasi parang wala lang, di ba? Kasi pag nasa lalo na pag nakatira ka sa Luzon o sa Manila, ganun, or sa mga walang Muslim, so dapat tanggapin mo na yung mga amoy-amoy, ganun, ng mga niluluto ng kapitbahay mo during the day of fasting. So dito kasi bawal yun. Bawal ka magpakita ng kumakain. Kaharap mo yung tao na nag-fasting. At, you know, noon kasi nagtatrabaho ako sa Qatar, sa Raiza jet, private jet company, airport. So, meron kami mga client na mga non-Muslim, ganon. So, mga nag-travel kasi, private jet kasi sila sumasakay. So, yung company na yung for private, sa jet. Tapos, may nagtatanong kung mayroong tubig, ganon. So, kung tubig na sa bottle, pwede mo silang bigyan. Pero, yung tipong manghingi ng coffee or tea, hindi. Kasi, kahit yung nagsiserve, yung nagtatrabaho dun sa airport na yun is, non-Muslim, bawal sila mag-serve ng mga inumin ganun or ng pagkain kasi nangangamoy yun sa buong
ng malakas kasing amin ng mga coffee din. So at saka makikita ng iba kasi syempre yung mga kapulisan doon sa airport is mga Muslim, yung mga actually ako lang yung Muslim at saka yung manager doon na nagtatrabaho doon sa FBO sa ground, so ng VIP airport. So, tapos yung mga police Muslim din, yung mga immigration Muslim kasi mga Arabic, so bawal yun. So sinabihan talaga ako ng manager namin, huwag ka magbigay ng mga kung ano kasi hindi pwede, sinabihan din kami supervisor din. So bawal talaga na magpapakita ka pag dito sa Middle East. Tapos pag nasa sasakyan ka, tapos hindi tented yung salamin ng iyong sasakyan at umiinom ka, kumakain ka. Pag naispatan ka kasi may camera yung traffic dito. So pag naispatan ka, pero hindi naman siguro sa lahat ng oras na nakukuhanan ka. So pero respeto mo rin din sa bansang yon na ganoon, kailangan mo tanggapin na nasa Middle East ka, wala ka sa iyong bansa. So di ba? Yung rules ganoon. So bawal kang kumain ng tinapay, ganyan. Ay nang I mean nang harap-harapan harap ng mga Muslims na nagpa-fasting. So bawal manigarilyo na sa public place during Ramadan, ganun. So yun lang po guys ang aking video for today, for tonight actually. So kasi ginawa ko na siya nang pagdating kasi po ako ng work, so ayan, nakaabaya pa ang lola niya. So thank you for watching guys and have a good night. Happy Ramadan to all Muslims around the world. So yun, hope you enjoy your fasting and Ramadan.